consider yun na po ang lahat. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, tayong lahat ay tinipo ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang, mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tunghayan mo kaming bumubuo sa iyong angkan at gawin mong sa iyong paningin ay magningning ang kalooban naming laang sundin ang loob mo sa pamamagitan ng paghubog sa pag-uugali namin sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng propeta Isaias. Sinasabi ng Panginoon, ang ulan at niyebe paglakpak sa lupa'y di na nagbabalik. Aagos na ito sa balat ng lupa't nagiging pandilig. Kaya may pagkait putil na panghasik. Ganyan din ang aking mga salita. Magaganap nito ang lahat kong nasa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Kadakilaan ng Diyos ay ihayag. Ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Ang aking dalangi dininig ng Diyos, nawala sa akin ang lahat kong takot. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Nagalak ang aping umasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila.
Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa. Sila'y nililigtas sa hirap at dusa. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Kinukupkop ng Diyos ang mga matuwid at ang taghoy nila ay kanyang dinirinig. Nililipol niya yung masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Agad dinirinig daing ng matuwid. Iniligtas sila sa mga panganib. Tumutulong siya sa sisip hayo. Ang walang pag-asa'y hindi binibigo. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Sa pananalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng napakaraming salita gaya ng ginagawa ng mga hintil. Ang akala nila'y pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Huwag ninyo silang tutularan sapagkat alam na ng inyong Ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo hingin sa Kaniya. Ganito kayo manalangin, Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkaing kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahirap na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din ninyo kayo ng iyong Amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin
at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Sabi po sa isang hugot line, kapag may problema kang kasinlaki ng barko, God will give you solutions. Higit pa sa barko kasi ang laki ng ibibigay sa ito. Ito ang dagat sa mundo. Ito naman yung hugot line ng isang lover in Paris. Yung prayer mo na, Lord, kung hindi niyo po siya ibibigay sa akin, ako na lang po ang ibigay ninyo sa kanya. Ang panghuling hugot natin sa araw na ito, ang buhay ng tao ay hindi tungkol sa mga taong totoo sa harap mo, kung hindi sa mga taong nananatiling totoo sa pagtalikod mo. Mga kapatid at mga kadiboto, ang atin pong ebanghelyo ngayon ay tungkol sa kahalagahan ng panalangin. Ano po ba ang kahulugan kapag pinag-uusapan natin ang panalangin? Para po sa ating mga Katoliko, ang ibig sabihin ng panalangin ay ang pagtataas ng ating kaisipan at kalooban sa Diyos. Ito rin yung paghiling natin ng mabubuting bagay mula sa Panginoon. Take note, mabubuting bagay. Dahil kapag ikaw ay humingi ng masamang bagay sa Diyos, tiyak yan, hindi ka pakikinggan ng Diyos. Dahil ang Diyos ay mabuti. Hindi siya gumagawa ng mga bagay na masasama dahil lihis ito sa kanyang kalikasan bilang Diyos. Kaya nga itinuturo sa atin ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, sa araw na ito, ang panalangin, Ama namin. Kung susuriin natin, ipinahayag sa panalangin, Ama namin, unang-una ang pagturing sa ating lahat bilang mga anak ng Diyos. Dahil kinakausap natin ang Diyos bilang Ama natin. Ito rin ay isang panawagan para tayong lahat ay bumuo ng kaharian ng Diyos sa mapanggitan ng pagmamahalan, pagpapatawaran, at pagkakaisa sa paglaban sa kasamaan at ang pagpapalaganap ng kabutihan sa lahat sa ang dako man ng daigdig. Kaya naman minsan, sinabi ni Saint Therese of Lisieux na ang panalangin ay ang pagpintig ng ating mga puso. Ito ay simpleng pagtingin sa langit. Ito ay isang sigaw ng tunay na pagkilala at pagmamahal na niyayakap ang parehong pagsubok at kagalakan. Ibig sabihin ito, kung hindi ka marunong manalangin, walang saysay o sustansya ang iyong buhay. Uulitin ko po, kung hindi ka marunong manalangin, walang saysay at walang sustansya ang iyong buhay. Bakit, Father? Sapagkat ang panalangin ay ang ating pakikipagrelasyon at pakikipag-ugnayan sa Diyos. Kung tayo ay hindi nakaugnay sa Diyos, walang halaga ang bawat nating pagsisikap, walang kabuluhan ang ating pag-iral sa mundo, at walang saysay
ang ating pamumuhay sa araw-araw. Ang Eucharistia po, ang Eucharistia ang siyang pinakamataas na uri ng ating panalangin at pagsamba. Kaya nga po tayo nagsisimba ng palagian upang mas lalo nating mapalalim ang ating ugnayan at pakikipagrelasyon sa Diyos. Ipinahayag natin na kung wala ang presensya ng Diyos sa ating buhay, ay wala rin tayong kabuluhan sa mundong ito. Kaya nga po mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, hinahamon tayo sa araw na ito upang ating pagnilayan, balikan at sariwain kung ano na nga ba ang estado ng ating buhay panalangin. Uulitin ko, tinatanong at hinahamon tayo sa araw na ito na balikan at sariwain, kamusta na ang estado ng ating buhay panalangin? Kinakausap mo pa ba ang Diyos? Naaalala mo lang ba siya dahil ikaw ay may hinihiling? Nagdarasal ka lang ba sa Kanya dahil may pangarap kang nais na makamit? Sana sa bawat pagpintig ng ating puso, hinahanap nito ang magpuri at magpasalamat sa Diyos. Ito ang ibig sabihin ng panalangin, na tayo ay makipag-ugnayan at makipagrelasyon sa Diyos. Dahil alam natin, kung wala ang Diyos, wala rin tayo sa mundo. Amen. Purihin at nakilain natin ang ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sinabi sa atin ni Jesus na maaari nating tawagin ang Diyos bilang ating Ama. Kaya taglay ang matibay na pag-asa, idulog natin sa Kanyang harapan ang ating mga kahilingan at sa bawat panalangin, ang atin pong itutugon, Ama, basbasan mo ang iyong mga anak. Ama, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang simbahan sa buong mundo, naway laging magpahayag ng matibay na pagtitiwala sa pagdating ng kaharian ng Ama, isang kaharian ng pag-ibig, katarungan at kapayapaan, manalangin tayo. Ama, basbasan mo ang iyong mga anak. Sa kabila ng mga kahirapan sa buhay, tayo naway manatiling nananalangin at hindi magpadarang sa tukso, manalangin tayo. Ama, basbasan mo ang iyong mga anak. Tayo naway magkaroon ng sapat na kakanin para sa ating mga pangangailangan sa araw-araw at ng kadakilaan ng puso upang patawarin ang ating mga kaaway, manalangin tayo. Ama, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang mga may sakit at maging ang mga nangangalaga sa kanila, naway makatagpo ang Diyos sa kanilang pagpapakasakit araw-araw, manalangin tayo. Ama, basbasan mo ang iyong mga anak. Ama naming nasa langit, nagpapasalamat kami sa iyo sa pagdinig mo sa aming mga kahilingan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Sa iyo, Ama,
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, inihahain namin ang amin ding tinanggap mula sa iyong kagandahang loob sa aming lahat. Ang pagkain at inumin ito ay pakinabangan nawa namin bilang tagapagdulot ng buhay mong walang maliw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay kaisa ng iyong anak na minamahal. Aming inilalaan ang panahon, talino at yaman para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao ay lubos na damayan sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan. Kami iyong pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat, ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat
dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz de Manila, at San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid kay Kristo at mga kadeboto, ngayong panahon ng Kwaresma, pinagtitibay tayo at hinahamon na patatagin ang ating buhay panalangin at buhay pananampalataya. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, suma sa langit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami ay iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakadami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Magsilhod po ang lahat.
mga kapatid kay Kristo at mga kadeboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit tayo sa Kanya at magbalik loob. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Ang lahat po ay inaanyayahan na dumalo sa ating Lenten Recollection mamaya sa ganap na ika-7 ng gabi dito sa ating simbahan. Ang ating pong tagapagsalita sa araw na iyon ay si Reverend Father Hans Magdurulang, ang ating parochial vicar. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating healing mass and service sa darating na March 2, Huwebes, sa ganap na ika-6 ng gabi. Makiisa po tayo. Maraming salamat po.
Pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa ay wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, naway aming pakinabangan sa aming pagdiriwang ang paghubog ng aming hangarin sa buhay upang mahalin namin ang iyong mga pinahahalagahan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.